ang tinatawag kasi sa batas, ang freedom of press, freedom of expression, freedom to express your artistic work is not absolute. May mga limitasyon. And one of the limitations, of course, the law on libel, including cyber libel. And second limitation is Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. Ginagawa ng kapisanan, hindi lang naman ito file ng file. Bago final yung mga kaso, we do research. We do research about the law of the Philippines, about the Philippine jurisprudence, and ano yung dapat na i-file. Kasi hindi pa nga enough ang batas natin sa Pilipinas about mga cybercrime, about sa mga social media. And na-research natin, under the Revised Penal Code, mayroon pala yung tinatawag na obscene publication, immoral publication, or publication against public policy, mga ganun. So, pwede pala yan, basta ginagawa nila not for the sake of art or the sake of artistic work, but for the sake na lalo na pag ginagawa nila yan for business purposes, ginagawa nila yan for sexual purposes. Iba kasi yung art na naghubad ka lang, painting, nude painting, pwede matatawag na art yan. But kung ginagawa nila yung mga sexual act na yan, for sexual purposes, hindi lang art purposes yan, for commercial purposes, may krimen na talaga yan. So, nag-file pa tayo ng kaso. But of course, in fairness sa mga babae na yan, yung mga sexy girls na yan, they are still presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So, they can go to their lawyer, they can ask assistant for their lawyer. Ang ginagawa lang naman ng kapisanan is based on the advocacy of the kapisanan to be the watchdog of the social media of the Philippines and the cyberspace of the Philippines. So, right yan ng kapisanan. Then, of course, yung mga girls may right then, right to defend themselves, right to be presumed innocent. The burden of proof is with the kapisanan and with the, kung ma-file ang kaso sa court, is with the Department of Justice. Hindi naman sa inyo, you are presumed innocent. So, I suggest you hire a good lawyer to defend yourself. Regarding po doon sa kaso na yung pinail, sa in related naman sa trabaho mo sa kapisanan. Yes, yun, sir? Pakiulit daw yung kaso na yun. Against yung sa Sex Star na nag-viral sa balita sa SM9. Nag-file tayo kasi in the very first place, naging trending yan na last week or this week. And next week, may ipa-file naman tayong tatlo additional. So, apat yun ng mga sexy star. But hindi sila, hindi natin finailan. By the way, I'm just a lawyer of the kapisanan. Ang final ng kapisanan is yung mga sexy stars. Bakit? Pinost kasi nila, hindi doon sa isang website, but mismo sa Facebook page nila, verified account. We say verified account kasi MJ, as for example, Lala Vinson may check. Ibig sabihin, verified. BMJ Mondihar, check. May blue na check. Verified ang ibig sabihin doon. Pag verified, ibig sabihin, na-verified ng Facebook, ng YouTube, or any social media platform of na yung identity mo. So in that case, na-post kasi sa Facebook nung sexy star na yon ang mga sex scene. Hindi lang action na sexual bumba action, hindi lang doon na may mga statement pa. May bumba statement pa. Mga statement pa na mga hindi kaaya-aya sa public. Lewd, mga bastos, kahit sinong hindi pwede matatawag na art yan. Yes, may ibang art. Iba yung mga lewd or mga bastos. Si Henry Caburral sa Paranaque. Good morning po, attorney. Tanong ko lang po sa elected official kung pwede po siya mag-work sa private entity. In my opinion, di ba po moonlighting yon? Actually, under the law, hindi naman pinagbawal yan. For example, as long as hindi conflict. May mga politiko dyan na naging congressman, naging mayor, naging konsyal. Same time, may negosyo. Like for example, a city councilor can practice law. Can go to court, mag-abogado pa rin kahit konsyal na siya. As long as hindi siya pwedeng humawak ng mga kaso na conflicting sa government interest. So, pwede. So, depende sa government officials. Ang governor, bawal mag-practice. Ang congressman, bawal mag-practice. Ang mayor, bawal mag-practice. But vice mayor, vice governor, konsyal, pwede maging abogado. So, kung pwede maging abogado, posible, pwede rin na mag-negosyo. For example, vice mayor ka, same time, doon sa bahay mo, may sari-sari store ka, hindi bawal yan.
as long as there's no conflict with your job being a public official.